Mag-ulat at magmulat sa bayan. Yan po ang trabaho namin mga mamahayag. At ngayong World Press Freedom Day, bigyan po natin ng pagkilala ang mga mamahayag na tinaya ang kanilang buhay sa ngala ng pagbabalita. Dito po sa Pilipinas, halos 200 mamahayag na ang pinatay simula po noong 1986. Hindi lang po sila basta numero kundi mga kwento ng pagtataguyod ng katotohanan. Kabilang sa kanila ang mga mamahayag na minasakel sa Maguindanao Massacre noong November 2009. Gayun din ang mga tinumba ng mga hitman gaya po ni na Percy Lapid at Juan Humalon. Patuloy ang panawagan ng hustisya para po sa kanila. Kagabi, nadakip na ang murder suspect sa pagpaslang sa broadcaster na si Eduardo Dizon noong 2019. Karamihan sa mga pinatay, nagtatrabaho po sa radyo. Pangalawa, ang mga nasa dyaryo at marami rin ang nasa TV at sa ibang mga platform gaya po ng social media. Sa ibang bansa naman, wala lang inaatras ang coverage ang mga journalist. Gaya po, kahit po sa gera ng Israel at Hamas, kung saan 97 mamahayag na po ang nasawi. Dito sa News 5, nasa frontline din tayo ng mga balita. Tinitiyak naming maihatid ng kompleto at patas ang bawat istoryang dapat ninyong malaman kasabay ng ating paglaban sa paglaganap ng misinformation. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.